Magandang araw sa inyong lahat, kamakailan lang ay sunod-sunod na ang pagbili ng Pilipinas ng patrol vessel para sa ating Coast Guard at Navy sa gitna na patuloy na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na kung saan mas nagiging agresibo na ang China. Makikita talaga na kulang talaga ng patrol vessel ang Pilipinas, pero kung mayroon man ay napakaliit nito kaysa sa mga barko ng China, at dahil dito ay kaya parati binubuli ng China ang Pilipinas. Kaya nakipagpulong na rin ang Pilipinas sa bansang Japan para sa karagdagang 5 malalaking multi-role response vessel na nagkakahalaga na nasa 29.3 na bilyong piso. At mga karagdagang Parola class vessel, at ang lahat na ito ay papundohan ng Japanese government. Nagkaroon na rin ng pag-uusap na rin ng ating mga senator sa Spanish Shipbuilding Company na Navantias, pati na rin ng French Shipbuilding Company na Naval Group, dahil pinaplano ng bansa na bumili ng warship at patrol vessels para sa ating Coast Guard at Navy. Sa impormasyon aming nakalap, nagkapirmahan sa pagitan ng Pilipinas at bansang Netherlands na tinatawag Memorandum of Understanding pagdating sa Naval Industry Cooperation, na magiging opisyal sa Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Dahil sa Memorandum of Understanding na ito, mas mapapalaki ang tsansa ng mga shipbuilding company ng Netherlands na manalo sa proyekto ng Philippine Navy sa mga susunod na proyekto. Ang bansang Netherlands ay nag-offer ng kanilang Damen OPV 1,500 na isang offshore patrol vessel. Dahil sa suporta na ipinapakita ng iba't ibang bansa, ang China ay nalalagay sa hindi maayos na kalagayan, lalo na sa ngayon na ang presidente na mismo ng bansang China ang nagsabi na bumabagsak na ang kanilang ekonomiya.